Nabitin ba kayo sa part 2? Well, ito na ang part 3 na kukumpleto sa part 2 ng ating concreting works. Okay, nag-end up tayo last time sa column. So, after column, susundan naman ito ng beam. So, under beam, meron tayong B1, roof beam 1, truss roof beam 1, at truss roof beam 2. So, alamin muna natin yung sukat or dimension ng mga ito. So, base dito sa ating schedule, sa plan, ang beam 1 ay may sukat na 0.2 meter by 0.3 meter, roof beam 1, 0.2 by 0.3, truss roof beam 1, 0.175 by 0.25, at ang truss roof beam 2 na may sukat na 0.15 by 0.2 meter. Para hindi tayo malito, ang gagawin natin, compute natin yung haba ng beam by grid lines. Unahin natin ang B1. So, base dito sa plan, meron tayong beam 1 at grid line A, grid line B, grid line 1, at grid line 2. Under grid line A, ang haba ng B1 in between column ay 3.5 meters. While at grid line B, meron itong haba na 3.5 meters. Grid line 1, 2.75 meters. At sa grid line 2 naman, meron itong total length na 9 meters base dito sa section elevation natin. So in total, meron tayong 3.5 meters plus 3.5 meters plus 2.75 plus 9 meters. That is equal to 18.75 meters. To compute the volume of concrete na kailangan natin for B1, just simply multiply length, width, at yung depth nito. So, volume B1, that is equal to 0.2 multiplied by 0.3 multiplied by 18.75 meters. That is equal to 1.125 cubic meters. Next, roof beam 1. So, meron tayong roof beam 1 sa grid line A, grid line B, grid line C, grid line C prime, grid line D, grid line 1, at grid line 3. Under grid line A, ang roof beam 1 natin ay may total length na 3.7 meters. So, ito yung section elevation natin. So, yung section elevation naman natin along grid line B prime, so ito yon, may sukat itong 3.775 meters. So, dumako naman tayo sa grid line C. So, ito yung section elevation natin. So, ang total length nito ay 3.5 meters. Under grid line C prime naman, so parehas lang siya sa grid line B prime na may sukat na 3.775 meters. Base dito sa section elevation natin at grid line C prime. At grid line D prime naman, so ito yung section elevation natin. So may total length itong 7.25 meters. At grid line 1 naman, meron itong total length na 6.25 meters. At grid line 3, so ito yung magiging section elevation natin. So pag pinag-add natin lahat ng mga values, so ang total length natin ng RB1 at grid line 3 ay 8.75 meters. So ang total length, that is equal to 3.7 plus 3.775 plus 3.5 plus 3.775 plus 7.25 plus 6.75 plus 8.75. That is equal to 37 meters. So the volume of concrete na kailangan natin sa roof beam 1 ay 0.2 multiplied by 0.3 multiplied by 37 meters. That is equal to 2.22 cubic meters. Okay, dumako naman tayo sa truss roof beam. So, ang TRB natin ay may sukat na 0.175 by 0.25. So, base dito sa plano, ang TRB natin ay located at grid line A, grid line B, at grid line D. Under grid line A, ang approximate na haba ng TRB natin ay 4.22 meters.
At grade line B naman, may haba itong 3.86 meters. At grade line D, ang total na haba nito ay 8.08 meters. In total, meron tayong 4.22 plus 3.86 plus 8.08, that is equal to 16.16 meters. So, ang volume natin for TRB1, volume that is equal to 0.17 multiplied by 0.25 multiplied by 16.16, that is equal to 0.71 cubic meters. At ang TRB2 naman ay nasa grid line 2. So, ang total na haba nito ay 9 meters at may dimension itong 0.15 by 0.2. So, ang volume of concrete needed para sa TRB2 ay volume that is equal to 0.15 multiplied by 0.2 multiplied by 9. That is equal to 0.27 cubic meters. Sumako naman tayo sa slab on grade at suspended slab. So, simple lang pag-compute ng volume nito. So, just simply multiply length, width, at yung thickness nito. For SOG or slab on grade, meron tayong sukat na 8 meters by 10 meters at may kapal itong 0.1. So, hindi na natin ibabawas yung area na sakop ng CHB wall for safety factor na ng volume ng ating concrete. So, volume ng SOG, that is equal to 8 multiplied by 10 multiplied by 0.1, that is equal to 8 cubic meters. For suspended slab, meron tayong sukat na 3 meters by 3.75 meters. At may thickness itong 0.125 meter. So, volume, that is equal to 3 multiplied by 3.75 multiplied by 0.125. That is equal to 1.41 cubic meters. Ang sumunod naman ay ang canopy. Ito yung mga sukat ng ating canopy. Ang length ng ating canopy ay base sa opening ng doors and windows. And take note, mahalagang magkaroon tayo ng slope or klebe para hindi mag-stack ang tubig sa ibabaw ng ating concrete canopy. To compute the volume of concrete needed para sa concrete canopy, just simply multiply length, width, thickness, at number of sets nito. Okay, volume of canopy 1, that is equal to 1.65 multiplied by 0.3 multiplied by 0.1 multiplied by 3 sets. That is equal to 0.15 cubic meter. Canopy 2, that is equal to 1.2 multiplied by 0.3 multiplied by 0.1 multiplied by 1 set. That is equal to 0.036 cubic meter. For concrete canopy 3, volume that is equal to 1.1 multiplied by 0.3 multiplied by 0.1 multiplied by 2 sets. That is equal to 0.066 cubic meter. For canopy 4 naman, meron tayong volume that is equal to 0.5 multiplied by 0.3 multiplied by 0.1 multiplied by 1 that is equal to 0.015 cubic meter. Next, canopy 5. So, that is equal to 1 multiplied by 0.4 multiplied by 0.1 multiplied by 1 that is equal to 0.04 cubic meter. Next, canopy 6. That is equal to 4 multiplied by 0.5 multiplied by 0.1 multiplied by 1. That is equal to 0.2 cubic meters. So in total, meron tayong volume of canopy that is equal to 0.51 cubic meter. Last but not the least, stiffener column and beams. Under structural, basically, ito ay hindi nire-reflect sa plano. Pero makikita ito sa general notes sa blueprint. Before we proceed sa computation, i-discuss lang natin ang important rule kung kailan at saan tayo maglalagay ng stiffener column and beam. Para sa wall na may haba na more than 3 meters, let's say 5 meters, so obligado tayo maglagay ng stiffener column sa gitna nito. Para naman sa intersection ng CHB wall, usually, makikita ito sa mga partition wall. So, for every intersection ng wall, kailangan maglagay din tayo ng stiffener column dito para mapatibay ang ating wall. The question is, paano kung may opening ng bintana at pintuan sa may location ng stiffener column? Instead of stiffener column ang ilagay natin, maglagay tayo ng stiffener beam para sa header ng pintuan at bintana. Ang purpose naman nito ay to carry masonry load
para maiwasan na mag-carry ng masonry load ang ating bintana at pintuan na nagiging dahilan para ito ay lumundo. Kung mapapansin nyo, nag-extend lang tayo ng 200 mm mula sa opening ng pinto at ng bintana. Meaning, ang stiffener beam natin ay nakarest sa CHB wall in between the opening. Hindi ito kailangan ikapit sa column as long as ma-extend ito ng 200 mm from the face ng opening. For concrete hollow blocks na may sukat na 6 inches, ang dimension ng ating stiffener column and beam ay 150 mm by 200 mm na may apat na main bar na 12 mm in diameter at 10 mm na ties, space at 200 mm. For CHB naman na may sukat na 4 inches, ang dimension ng ating stiffener column and beam ay 100 mm by 200 mm na may dalawang 12 mm na main bar at 10 mm na C-ties, space 200 mm. And take note, ang magsisilbing footing nito ay ang wall footing ng ating CHB wall. Okay, let's proceed sa ating computation. So, unahin na natin yung stiffener beam. Ang thickness ng wall natin ay 4 inches without plastering. Therefore, ang sukat ng ating stiffener beam ay 0.1 meter by 0.2 meter. Katumbas nito na 4 inches by 8 inches. Para naman sa length nito, magdadagdag lang tayo ng 0.2 meter both side ng opening. So, ito yung may schedule ng ating doors and windows. Ang sabi dito, meron tayong apat na set na window 1 na makikita sa living room at bedrooms na may width itong 1.65 meter. Isang set ng W2 for kitchen na may width itong 1.2 meter. Isang set na window 3 na corner window na may width itong 2.2 meters. Isang set ng window 4 na makikita sa CR at may width itong 0.6 meter. Isang set ng door 1 may width itong 0.9 meter. Tag isang set ng D2 at D3 at D4 with same size ng opening at 0.8 meter. At ang panghuli ay ang D5 na may width itong 0.7 meter. Okay, alam na natin yung width ng ating opening. So, let's start with the computation ng volume of concrete needed. Para hindi na umabang ating discussion, gumawa ako dito ng tabulated result. So, here. So, under description, meron tayong schedule ng window. So, window 1 hanggang D5. So, itong L na to, ito yung opening ng ating bintana at pintuan. So, W1 or window 1, meron tayong 1.65. And then, itong L1 naman at L2, so ito yung extension natin. So, 0.2 kabilaan. So, the total length ng window 1, window 2, and so on. So, ito siya. Total length, that is equal to L plus L1 plus L2. So, makakapag-arrive tayo ng mga value tulad ng 2.05 for window 1, 1.6 for window 2. So, yan. So, after natin makuha yung total length ng ating stiffener beam, dumako naman tayo sa stiffener schedule. So, yung sukat. So, nalaman na natin kanina yung sukat ng ating stiffener beam. So, ang sukat ng ating stiffener beam ay 0.1 by 0.2. So, ang gagawin natin to compute the volume, imumultiply lang natin itong total length multiply by the section ng ating beam, 0.1 by 0.2 multiply by the number of sets. So, here, sample lang natin itong W1 or window 1. So, 2.05 multiplied by 0.1 multiplied by 0.2 multiplied by 4 sets. That is equal to 0.164 cubic meters. So, W2 and D5, so meron na tayo ditong computed volume. So, ito yan. So, pag pinag-add natin ito lahat, so makakapag-arrive tayo ng total volume na 0.388 cubic meter. Okay, dumako naman tayo sa stiffener column. So, meron tayong tatlong sets of stiffener column with a height of 3.37 meters. Measured ito mula sa ibabaw ng wall footing hanggang sa ilalim ng ating biga or ng roof beam. So, ito yung location ng ating stiffener column. So, volume, that is equal to A multiplied by B multiplied by height multiplied by the number of sets. Where A, that is equal to 0.1 and B, 0.2 at yung height natin, that is equal to 3.37 meters.
So, volume, that is equal to 0.1 multiplied by 0.2 multiplied by 3.37 meters multiplied by 3 sets. So, meron tayong total volume na 0.2 cubic meter. So, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong 5 sets of stiffener column with a height of 1.3 meter mula sa ibabaw ng ating B1 hanggang sa ilalim ng ating TRB2. So, ito ay makikita sa pagitan ng ating steel trusses. So, volume, that is equal to 0.1 multiplied by 0.2 multiplied by 1.3 multiplied by 5 sets. That is equal to 0.13 cubic meter. So, the total volume ng ating stiffener column, that is equal to 0.2 plus 0.13. That is equal to 0.33 cubic meter. So, susubukan natin alamin kung magkano magagastos natin for concreting works. At yan ay didiscuss natin sa part 4 ng ating series.